new pick para kay Dlar. What's going to be the pick? Aldous for Fried Chicken. Mm. Nakita mo yung fist bump na ginawa ni Baloyski. Mukhang ine-expect na nila yung Aldous pick. And actually, isa sa mga pwedeng counter for me sa Aldous is the glue itself. Yeah. Actually, hindi lang para kay glue. You can actually mess with the Roger. Mm. Especially kasi gusto ni Roger na in your face siya. Si Lolita din, pwede niya din tanggalin if ever man ayaw nila ng bulwark or gusto nila i-cancel yung Numinan Blast. And considering that nakuha nila dito yung Cho, is mapupunta naman dito kay Marky yung Farsa. So ibig sabihin, this is going to be a battle that relies heavily onto the side of Kyrie. Kasi yung link niya dito, ang ang sila Farsa yung magbubukas ng daan sa kanya at si Ling yung dederecho at magdadala sa kanila sa panalo. So kumbaga ang sinasabi mo, this is the split type comp para sa Onyx. Kasi bubuksan ng mga ibang teammates yung mapa and the Ling will just do Ling things na kung saan tumatalon-talon at mabilis ang rotation, makakapag-split, makakapag-cut. Plus, meron ka pang Natalia sa yung lineup. Si Pai Chicken, wala pang nangyayari, nabigyan. Wala doon na agad, man. Ayan ako na, po, ayan di, ako. Di pinapauwi. Where are you going? Ay, pinaliputan. Corner! Wala man lang siyang level na nakuha. Wala kang takas. Fried Chicken! Nakakita ka na ba ng Aldous na na-corner? Oh my G! Hindi nga siya chicken. Ayaw pagparmin! Ganun talaga. Basta hindi po nabuhay mo. Para siyang hindi chicken dun. Para siyang CCU. Mm-hmm. Tatandaan mo, G. Nanginig na CCU. Kumbaga yung nabasang CCU, ganun. Tatandaan, yung ano, yung may kulay. Oo! Napapanalunan sa perya. Ay, grabe, Fried Chicken. Ayaw pagparmin. Marky at level 3. Ito yung plano ng ano, ng Oni, Kuya Butters. Ipahirapan si Fried Chicken. Hoy, pero si Moba Zane dito, naipit nila sa may gitna. Okay, tignan natin. Moba Zane, kalahati ang buhay as Baloyski is there to go for the pokes. That is Moba Zane, makakapag-bounce out. Nandito si na Shark for the play. For the counter, go Onik. He's going for the pokes. But then again, it's still an Aldous. So kahit na first blood mo, si Fried Chicken, kapag tumagal ng tumagal yung laban, may timer kasi yan, Butters eh. Mm. Meron timer na kung saan yung damage ng isang Aldous, lalakas pa rin talaga. Putting Filipino pride aside right now, kailangan natin i-state yung obvious dito. Yes, tama si Manjin. Even though may isang kill na nakuha dito, yung side ng Onyx TH kay Fried Chicken, ang kailangan mo bantayan dito is ano ba yung purpose ng hero? Oh. Ang purpose ng hero is to get stacks and be buff at maging malakas sa late game. So right now, one kill isn't really enough to stop an Aldous from carrying the late game. Magandang takot lang. Actually, bukod sa one kill, ang ginagawa lang ng Onyx ay hindi siya binibigyan ng XP. Ginugutom sa XP si Fried Chicken. Ngayon na nakita ng BTK na nasa taas ang Onyx, this time mag-go sila ng turtle. Pinag-usapan natin to kanina. Ganito din yung ginawa ng Onyx kung saan tina-target si Marky pero nakakapag-farm yung ibang lanes naman. Okay, Gene. Ngayon, binigay netong side ng Onyx PH yung turtle sa side ng BTK. Ano yung kinuha nila pabalik? Yung orange buff, tinatanggalan nila ng damage potential si Moba Zane. Oo, ayaw nila. But then again, wala silang na-push dito, Butters. This is Moba Zane with the turtle shield. Plus may extra buff. Mag-out ngayon ng Onyx. Nakaramdam sila. So wala ding nakuha ang BTK. Still, 1K lead for Onyx Philippines. Maagang farm, maagang staff. Maagang destiny staff. Para dito kay Marky. Mm. And this is a clock of destiny at maagang makakuha dito si Farsa ng kanyang mga stacks for that at tutulungan siya in the long run. Okay. Yung scaling na binibigay netong clock of destiny. But right now looking on the map, literal na wala masyadong reaction sa ginagawang Onyx PH. Magpapakita sila ng presensya nila para hindi mahuli si Marky, but at the same time kasi hindi to Kimi. Oo. Farsa to.
Yeah. Kapag ka nagkamali kayo ng tapak at na-stun kayo ng isang farsa sa loob ng tore, sa inyo babalik lahat yan. Ubos kayo. Ubos kayo. Actually, ang sabi ng Onyx dito, kailangan nating maging careful. Kasi mukhang ang BTK nagpa-plan eh. After nung turtle take ng BTK, umakyat sila agad sa taas. They want to help out 5GKen dahil na-delay na siya eh. One level delayed si 5GKen against kay Marky. Kaya naman kung ikaw si Marky, sobrang saya ng buhay mo. Ang dami mong farm, goods na goods ka, pwede kang sumama every time. Tignan mo yung ginagawa ng BTK dito, napaka-reactive nila sa lahat ng rotations ng Onyx PH. Na apat na tao yung sumasama and they're putting all of their eggs into one basket doon sa area na yon. Habang si 4GKen dito, at least nabibigyan naman nila ng space. Kasi ito si 4GKen, kanina pa hindi nakakahinga. Hindi nakakahinga talaga. Nagugutom sa experience. Kaya na kay MOBA Zane, actually. Oh! Ang bola, pero tinamaan siya sa pinakadulong pixel. Isang malupit na knock-up na ginawa ni Hatred to catch MOBA Zane. Masyado niya naman kasing minamaliit, Bobby. Ito na nalabas sa split-split. Nandoon, of course, yung tatlo sa side ng BTK. Pero baka split-split to. Ito na, sinampu. Sinampu, ladies and gentlemen, ni Victor. Ay, si Victor Nidlarski, tikman mo ang shampoo ko! Ay, si Baloy, gusto pa! Ay, one more time! Oh. Ay, nako, where are you going? Oh, pero flicker out at si MOBA Chicken. Ay, bumalik! Oh, sige, bumalik si MOBA Chicken, tignan natin! Pero may better dash right! At boom! For a gold lane? Para doon sa room? I'll take that any day! Oo naman talaga! Naging inasal ang 5GKen Butters. Tatandaan mo, sa Pilipinas, madaming luto ng manok. Maraming luto. Hindi lang 5GKen, merong tinola. May tinola, may adobo. Oo, alam mo ang tinatawag dito sa luto ngayon kay 5GKen? Ano? Pinaupong manok, umupo ka dyan. Pinaupong manok. Meron pala noon, nakatikim ka na ba noon? Hindi pa. Oo, pero titikman natin yun mamaya. Titikman natin yan. Kasi ang dami ng luto na ginawa ng side ng Onyx. Kumbaga, alam mo naman, si Baloyski mahilig din sa chicken wings yan eh. Mm-hmm. Naalala mo dati na nag-chicken wings? Kumain tayo nun, yung bootcamp pride. Oo, kumain tayo ng chicken wings. Ganun ang ginagawa nila. Kay Pai Chicken. Ah, Pai Chicken pala ang pangalan mo. Pai Chicken pala pang... Oy, si Baloy. Crispy-licious. Chicken-licious, no? Crispy-licious eh. Crispy-licious eh, no? Masyadong mainit eh. Kumbaga... Gusto mo pala, Aldous eh, yun ang nangyari. Kaya tignan mo ang nangyari. Masyado silang focus. Masyadong focus ang Team BTK sa pag-save kay YGKen sa top lane. Kaso, ang ginawa ng Onyx, binalagbag nila nung pumunta dun yung BTK, nang sasay ko na si Kyrie. Lumilipat na sa iba't ibang lane. At dito natin makikita na probably, Manjin, templated talaga tong rotation na ginagawa ng BTK. Oo. Kasi nung iniba ng Onyx PH, yung rotation nila at sinira. Oo. Di ba makikita ngayon eh? Nako, grabe yung mga surprise attack! Surprise para din sa itong Onyx with the way of the dragon. Meanwhile, nasa likod naman si Victor na pumapay-pay-pay-pay lang as Kyrie and company will just... this ay, si Kyrie, gusto pa! Eh, kinuha niya lang yung mga ano, yung mga espada. Kinuha niya lang. Grabe yung Onyx dito, Mambit, pare. Oh, pero tignan mo yung mid kinuha na nila. Talaga tinatanggal na si Hatred dito, nakuha niya. Kasi nga, it's about the split. Ang espiritu ni Mystica ay kumakapit na sa Onyx PH nung isang araw pa. Split type. And alam mo, Manjin, dahil sa mga split na yan, Onyx PH is getting the better trades. Dahil yung mga exchanges na nagagawa nila is clearly going to their side. And MOBA Zane, napilitan pa siya gumamit ng retry para lang doon sa purple buff niya. Gutom na kasi. Gutom na! Yung Big Bad Wolf naging Chichu Dog. Naging Chichu Dog eh. Alam mo yung istorya ng Big Bad Wolf doon sa Three Little Pigs? Ano sabi? Yung bandang dulo, I'm a hop and hop and pop. Hindi siya maka-hop and hop and pop kasi naka-ready lagi yung Onyx Philippines dito eh. Oo, tatandaan mo yung, ano, yung pader. Yung pader. Ng bahay. Yung naging bricks. The House of Bricks. The House of Bricks. Eto na yun. Hindi na kinakaya. Kailangan pa ng onting ano dito. Kailangan pa ng onting sustansya. Kailangan pa ng onting kape. Ni MOBA Zane para magising, para magka-damage. Kasi kumbaga, ang mahirap kasi dito, si YGKen kasi. Level 9, Kuya Thursby. Level 10 si Marky. Hindi tinigilan si YGKen dito sa top. Hindi tinigilan indeed. And looking at this,
Doon sa mga conventional lineup na iniisip mo, Manjin, the Farsa can fall off dahil nga siya yung golden at walang marksman. Pero kasi dito, kung yung apat na member mo ay nag-deal ng damage, si Hatred, si Baloyski, si Kyrie at si Marky, saan? Ayan oh. Anong side ka mawawala ng damage? Ayun nga, hindi na nga siya makapag-chase pit eh. Oh. Biruin mo, pinipindot nyo na lang yung chase pit tapos kinakancel niya para lang mapindot niya. Sa sobrang trap ni Fried Chicken. Pinipake niya pa yung chase pit niya, pinipake niya pa yung ult pin niya para mapindot niya lang. Alam mo ba kung ano talagang gamit dyan ni Fried Chicken? Ano? Si Lina yan, siya yung walking abyssal trap. The walking abyssal trap. Hinahanap niya lang yung mga kalaban. Pre, nandito yung kalaban. Ay, ayan na ba? Ay! Fried Chicken naman! Pangatlong beses na yan! Pangatlong beses na yan! Doon nga sa napanood ko, dalawang beses lang eh. Eh dito, tatlong beses! Hindi tinigilan, Kuya Butters! This is now the dead lane na gold lane. Parang hindi nakalaro eh. Nakita mo, pinapractice niya yung chase pit. Ayaw palaruin ng Onic PH ng Aldous si Fried Chicken. Tingin ko ay stacks niyan 25 eh. Pwede eh, no? Pwede. Kasi kanina pa talaga siya ginugulo eh. Hirap na hirap siya dito. Tapos hindi sila nag-switch. Never nag-switch yung team ng BDK. Talagang pinilit nila to. Ngayon, kung ikaw ang Onic, kailangan wag umabot sa timer. Kasi kumbaga, magkaka-stacks at magkaka-stacks pa rin ng isang Aldous. Yun ang story ng laban na to eh. Huwag mo lang hayaan yung Aldous maka-farm. We win. Mm-hmm. Ganun eh. Ito, hinabon nila dito si Parksan. Ako, ay, wala. Kakancel lang yan. Oh, wala. Mo, sabi sa'yo lang, eh. Sabi ko sa'yo. Pinipindot na lang kasi para lang matiis. Pinipindot na lang eh. Hindi niya mapindot eh. Wala kailangan pindot. Wala namang gamit eh. Kailangan kasi mag-cooldown. Mm-hmm. Ginamit yun for vision. Pero hindi nila magamit pang atake. Kasi nga, wala pa silang damage. Mm-hmm. Ubus pa yung damage nila. Ikaw ba naman araw-arawin doon sa top lane? Alam mo nga, hindi pa nga nag-start yung laro. May bawas ka na eh. May bawas na kalahati hindi na yung pa nakikita yung minions. Oo eh. Sinapak ka na. Kumbaga parang kung ikaw mararamdaman mo yung nararamdaman ni Fried Chicken ngayon eh. Parang ano ba to? Hindi long range. Ano? Hindi ako makasapak. Hindi long range eh. Alam mo, isipin mo to, pre. Nandun sa may baba, may nagbabush. Tignan mo ha, yung ginamit niya ng mga nakarang araw. Oh. Lunox, Beatrix. Eh ngayon, medyo melee. So medyo nasanay na kasi siya sa long range. Hindi siya makapoke. Feeling ko kung si Fried Chicken, pwede ibato ni Aldous yung kamay niya, ginawa niya na. Kung meron lang extra skill yung Aldous na parang long range punch, ginawa niya na. Ay, sabagay yung chase fate. Kapag kinakancel niya agad, long range din eh. Long range din. Sabagay. Ang hirap kasi, kumbaga, honest to G lang tayo dito, Butters. Yung technique ng Onic, shut down the gold lane. Pero tignan natin, ay nagkaroon ng mga mili-mili dito. Ito na ang tunay na laban. Fried Chicken, finally, makakasapak na siya. Pero ayaw pa rin. Ay, sinibak part 1. Pero sinipa! Ay, naku po. Oh, pero back muna. And finally, nakasapak siya. Finally, nakasapak. Nakasapak ako. Nakasapak, tas naka-flaker. Kanina nag-flaker lang siya. May sapak na ngayon. Oo, may sapak na ngayon. Alam mo, mga hirap ka. Maiintindihan mo eh. Bilang isang player, meron talagang mga moments na nalaban. Meron talagang mga moments sa paglalaro mo na alam mo yung hindi ka pinapalaro ng kalaban mo. Mm-hmm. May ganun talaga eh. At ngayon, nararanasan yun ngayon ni Mr. Fried Chicken. And alam mo, for BTK, they are on the top 4. They're not a team na pwede mong i-underestimate. And seeing Fried Chicken on his performances dun sa ibang laro. Malakas. Oo. Totally this game, shut down siya. Shut down talaga, guys. Kumbaga, what we see is what we say. Walang magawa eh. Ang hirap eh. Alam ko naranasan mo rin to, Butters. Yung talagang kapag nag-lane tayo, di ba? Tapos pinugo kita ng pinugo. Nangyari yun sa'yo eh. Hindi pa nangyayari yun. Ah, hindi ikaw pa lagi pinupugo ko eh. Oh, sige na nga. Ikaw na nga. Pero yung ganong pakiramdam, yung whole team ng BTK, kailangan mag-adjust sila. Kasi kumbaga may nasirang lane sa kanila eh. Well, hindi din nila kasi pwede talaga ilagay masyado yung shark doon sa may taas. Oo, hindi pwede switch eh. One thing na kailangan mo ma-realize dito is adding one more person sa may taas at wala kayong damage output, it won't really do you good. Oo. Diba? Ngayon, kung ikaw ang Onic, ang nangyari na dito, Butters, wala na. Tapos na yung laning stage. Nakita na nila. The mission right now of Onic is how do you end this? Kumbaga, lumiit na yung mapa ng BTK eh. Yung mapa nila hanggang dyan na lang eh. Di na makakalabas ng river yan. Ganyan na yan eh.
Gen na yan, magpapayong-payong na lang si Kagura. Oh, pindot-pindot na lang ng cheese plate. Fried chicken, kapag ka may ulti, pipindutin niya na lang para masabi niya, hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Today, makikita natin yung Onyx na naglulord. Oo. Okay guys, out na sa vlog, next cheese plate na lang. Next cheese plate na lang, cooldown na lang. Cooldown na lang. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe dyan. Comment na rin kayo kung ano yung gusto yung next content natin. See you guys. Ganun na lang si Fried Chicken. Ganun na lang eh. Ang hirap nito kasi kumbaga, sa sobrang dami ng Aldous Games ng 2021 na pinauso actually ng Blacklist International, ito lang ata yung pinakahirap na hirap na Aldous na game na nakita natin all throughout 2021. Mm-hmm. But right now, this Aldous game is probably one of the hardest games. One of the hardest games. And you cannot blame FYD Chicken. Wala, wala siyang kasalanan dyan. Onyx ang gumawa niyan. Onyx ang gumawa niyan and this is forced. It doesn't mean that FYD Chicken right now sits at 0-3-3. Oh. Hindi ibig sabihin na humina siya per se. At tinan mo, nag-defensive item na. Mm-hmm. Nakita niya eh. Alam niya na kasi ang hirap naman buhay ko. Alam mo, pre, kapag ka marunong mag-Tagalog si FYD Chicken, tapos pinanood niya tong cast na to, balirito siya. Oo. Kasi, pinuri natin siya, tinulungan natin siya, pero pinahirapan siya na Onyx. Pero nilait din natin siya, so hindi niya alam kung ano makakamdaman. Hirap talaga eh. Kaya ngayon, full force ang BTK. Guys, we're talking about BTK right now on how are they gonna come back. Kasi, it's total Onyx dominance. Sa game number 2, hindi sila makakill. Wala silang catch. Ang catch nila like yung Lolita. Di ba? I like the term. Ano? Total Onyx Dominance. Yun yung nakikita natin doon. T-O-D. The T-O-D. To the TAD. To the TAD. Total Onyx Dominance. Finally, first time yung BVG na ganito. Kumbaga, yung angas, yung pagka-gangster nila sa tournament, medyo nanliit muna ng onti. And Victor nanliit ngayon. Muna ng onti. Let's go to Victor. Victor ngayon, hindi niya nagagawa yung mga plays niya na nakapag-zone out siya. Oo. Kasi kung makikita mo tong taong to, angas in and outside of the game, makikita mo talaga. Pero right now, you're not seeing that. Kasi siya yung nag-react, siya yung sumasagot. Oo. Doon sa lahat ng ginagawa ng Onyx PH. Right now, mas maangas muna si Dlarski. Mas maangas muna si Dlarski. Ito na nga, kalahati ang buhay ng top lane tower. That is Marky popping again the feathered airstrike. The Lord is in the bottom lane. The freeze lane na ginawa ng Onyx dito. May disiplina na ginagawa ang team ng BDK. At ito na, pinindot na yung chase fake. Okay! The fake mula kay Fight Chicken. Meanwhile, there you go. Masagang tower. Ito na ba team fight? Sino mo na mawala? Wala na si Victor dito. 44 seconds down. Velocity down na din. Pero mukhang gusto na tapusin ng Onyx. That is the Venture Death Strike na kinuha. Meanwhile, Onyx. Go-go nila yung top lane. This time, ubos na lahat ng towers. Onyx, mission accomplished. Nakahuli si Victor magtanggol, pre. Wala, literal. Siya yung nahuli doon. Siya yung kailangan tumangke. And si Shark dito, yun yung problema sa isang Lolita eh. Yung naging baby Shark eh. Oo, kailangan mapansinin sa Lolita to. One of the things about the Lolita is yung kanyang ultimate, yung Luminous Blast. Generally, yung mga tanks, gusto mo, nandun sila sa may harapan. Oo. Diba? Kung frontline sila. Pero kasi sa Lolita, merong two sides yan eh. Gusto ko sa harap at gusto ko mag-Luminous Blast. Hindi rin siya makapwesto. Diba? Kailangan niya mag-decide. Oo, nawala and eh. Right now, malaki yung kalamangan ng side ng Onyx PH. So, ibig sabihin, one good Luminous Blast can turn that around. Yun nga eh. Pero, kapag hindi nag-pay off yung Luminous Blast na yun, sila yung mapapakusahan ng todo. Mahihirapan so, sila. So, for Shark, saan ka lulugar? Yun nga eh. At saka, iisipin mo, ang taas na rin ang damage output ng Onyx kasi you have two Heptasis carriers on your side. One kick plus Baloyski assassinate tapos meron ka pang execute. High and dry pa, double ah. Si Hatred at saka si Baloyski. So yung pick of capability din ng Onyx dito, sobrang smooth. Sobrang taas ng damage. If you are BDK, ayaw mo mag-isa ka. Mm-hmm. And as you can see, nandito na tayo. Aray! Ito yung madalas ginagawa ng BTK. Tinatawag nilang freeze lane. Oo, pero kakasabi lang natin, bawal ka mag-isa. Naging mag-isa si Zia dito at wala na rin ang wide minute blast. Finally, napindot ganyan yung chase plate and finally may natamaan. Pero siya wala! Tapos! Victor! Sige, kaya mo yan. Wala na. Victor. Sige, game number 3. Wala na may pagtatanggol pa si Victor at si Nova Saint. Siya na lang mag-isa. Pero wala na rin siyang nagawa. Total Onyx Dominance. Tapos ang laban sa game number 2. 5-man wipe. Ganon tinapos ng Onyx PH. Bakit hawak ko itong pamaypay na to? Ganon ako. Okay lang, pamaypayin mo. Okay, yung init, guys. Iniihaw na ang BTK. Paypayan natin ang baga. Grabe.
Bobby, hindi nakalaro si Fried Chicken. Hindi nakalaro. Hindi nakalaro. And look at this. Onyx PH